Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos, mga anak, sa isa na namang araw na ito. Pagpalain nawa niya ang bawat isa sa atin at kaawaan, lalo na ang mga mag-asawa, ang ating kanya-kanyang mga pamilya at buhay, mga pagsisikap sa araw-araw. Tulungan nawa tayo ng Diyos na maging matatag at matapat sa ating mga pangako. Pagdasal natin ang mga may birthday, ngayong araw, ngayong buwan, ang mga may sakit, ganun din ang mga nasa abroad, ang ating mga nasa tahanan, taga-subaybay, at sa inyo pong lahat ng mga daladala ngayon sa dambanang ito at National Shrine ng Padre Pio. Tulungan nawa tayo at pagalingin ng ating mapagpalang Diyos. Aminin muna natin at pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. At buong kababaang loob, sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritu na sa amin ay kumukupkop upang sa lupaing pinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na yun, tinipon ni Josue sa Sikyem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at ang mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Tare, na ama ni Abraham at ni Nakor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinapatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac. At naging anak naman nito si Esau at si Jacob.
Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron. At sa tulong ng mga Himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng mga hari ng Moab at Balak na anak ni Sephor at sinugo niya si Balaan na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi sa dininig ni Balaam, sa halip pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako sa Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan ko kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Periseyo, Kanineyo, Hebeyo, Gergeseyo, Hebeyo at Heboseyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreyo at pinalaya ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoon Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos na mga Diyos at ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na siya ang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig maging mga haring bantog noong una at kanyang pinatay, ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y pinamalagi sa kanyang hirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop na mga kaaway, pinalaya tayo
ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa taon nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may mga Pariseo na lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae?" At sinabi, "Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa." Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, "Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay, bago hiwalayan yon?" Sumagot si Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin." Sinabi ng mga alagad, "Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa." Sumagot si Jesus, "Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing yan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa gagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito." Mga anak, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po ay magsiupo. Good morning sa inyong lahat. Good morning din po, Padre. God bless you po. Alam po ninyo, sa buhay ninyong mga may asawa, nagpasyang mag-asawa, at sa buhay namin na nagtalaga sa Diyos, pari, madre, relihiyoso, relihiyosa, ay kapwa tinutukoy ng ating ebanghelyo ngayon. Iisa po ang hamon sa atin. Kayong may asawa at kaming mga pari. Ano yon? Yung maging tapat. Maging tapat kayo sa inyong mga pangako, commitment, sumpaan, pangako sa Diyos at sa inyong kapartner at pamilya, at kami rin ay inaasahan na ganun din. Pangako na di mag-aasawa, magiging masunurin, mamuhay sa karukaan.
Ang mga may asawa ay may tungkulin at pangako na manatiling tapat upang hindi masira ang buklod ng tipanan. At palagi ang pinapaalaala sa tuwing may kinakasal. Love one another. Hindi sinabing love another one. Love one another. Yan yung palaging paalaala ng isang pari kapag siya'y nagkakasal. Pero sa kabila ng mga pangako at mga pangaral na ito, marami pa rin ang natutukso na mga liwa, magtaksil, makiapid. Kahit naman noong una pa, ito'y malaking issue na at problema. Hanggang ngayon, sa banal na kasulatan, may mga kwento rin ng pagtataksil. Ang relasyon ng Diyos at ng kanyang bayang Israel ay inihahalin tulad sa samahan at pag-iibigan ng mag-asintahan at mag-asawa. Laging tapat ang Diyos sa bayang Israel. Subalit, sa kabila ng katapatang ito ng Diyos, ni Yahweh, laging taksil ang bayan na kanyang pinili at minahal. Nagahanap, gumagawa ng ibang Diyos-Diyosan, hindi sumusunod sa kautusan. Alam po ninyo, mga kapatid, nakakaawa ang mag-asawang naghihiwalay. At lalong nakakadurog ng puso ang mga anak, ang mga bata na labis na nagdurusa at naaapektuhan. Oo, pwedeng sabihin ninyo, Father, marami kasing dahilan. Maraming dahilan, maraming sisihan. Pero tandaan natin ito, mga kapatid, pag naunang nawala ang Diyos sa pagsasama ninyong mga mag-asawa, kahit sa amin, sa buhay natin, sa mga pangako natin, susunod na rin naguguho at mawawala ang lahat. Nasaan na ang masaya at matapang na binitiwan sa kasal? Ikaw lamang ang aking iibigin. Kailanman hindi kita pagtataksilan sa dusa at ligaya na wala na, sumakabilang bahay na. Kapag ako nag-o-officiate ng 25 years, 25th wedding anniversary or 50th golden wedding anniversary, mga kapatid, o higit pa doon, ako po'y tuwang-tuwa. Niyayakap ko yung mga nag-anniversary ng ganun. Binabati ko sila at nasasabi ko sa ating sa sarili ko, kaya naman pala. Kaya naman palang makaabot doon at merong nakaabot. Marami, mga kapatid. Hindi pala imposible na maging tapat at matyaga sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Kaya mga minamahal na mga mag-asawa, hari nawa, sa biyaya ng Diyos, ng pag-ibig, ng Diyos, ng katapatan, marating nyo din yon. Ano po? Araw-araw, maging tapat kayo at magtiyaga kahit mahirap. Pagpalain kayo at bigyan ng katatagan ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Mama Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Padre Pio and all the saints and angels in heaven, pray for us. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, narito alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan
masayang nagsalo aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong anak at tinapay gawing dugot katawang mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang mga alay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak. Na siyang nagmulat sa bulag, sa pinayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman,
ngayon at magpakailanman. O Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at si Gilbert, ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, at ng mahal na San Jose, ang kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng lahat ng mga apostol at mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, payag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon, laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mama Mary loves you. God bless. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Kristo, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At napakapalad natin na muling tatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makapagsalita man ako sa wika na mga tao at anghel, kung wala kang pag-ibig, anong saysay ng aking pamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili kung walang pag-ibig. Anong kabutihan? Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Nagmamapuri,
nagmamatas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala, puno ng pag-asa. Mananatiling tapat kailan pa man. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa lahat, nagamit ang ating main art entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego, clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, sa August 22, ay pansamantala po munang walang misa sa ganap na ikadalawa ng hapon bilang daan sa Soltari event na gaganapin dito sa Pambansang Dambana. Ika-pito, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay isasagawa ang operasyon sa sis o bukol at cleft lip o bingot sa Pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society, tanging 100 to 150
patient lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 19, August 26 at September 2, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnay lang po sa opisina para sa mga interesado. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain tayo ng napakabuti at mapagmahal nating Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na minsay na ipagdiwang na, humayo na tayo at tuparin lahat ng mga pangako natin sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at Siya'y ang ating tagapagligtas. Kanyang kabutihan ating isasaysay. Tayo'y magalak, kanyang papuri ay awitin. Nilupin niya